Babala sa mga tao na mahilig magkontra sa ating Pangulo. Parang awa nyo na sa sarili nyo, matuto kayo magumalang sa ating Pangulo. At baka kayo makalabuso. Tandaan. Huwag natin tularan itong teacher na to, guys. Dapat siya yung magturo sa mga bata ng magandang aral. Ngayon siya pa nag-umpisa. Tulad niyan, tinularan na siya ng isa. Ikaw ka na, guru ka? Guru ka pa naman? Tapos ganun yung sasabihin mo? Ano ba nangyayari dyan? Pabuya? Milyones para patayin ng Pangulo? Ano ka ba? My goodness. Punas-punasan mo nga ng tissue yung bunga nga bago ka mag-salita ng ganyan. O ano ngayon, iyak-iyak ka. Gusto mo yata mag-viral lang eh. Ano kaya yung pumasok sa isip niya? Baka na COVID-19 na yung utak nito. Bakit sasabihin na magbigay ng pabuya para lang patayin si President Duterte? Ay, nako. Hindi na matanggal-tanggal yung... Ano nangyari sa'yo, teacher? Guru-guru ka, nag-guru-guru na yung utak mo. Bakit sinabi mo yan? Ngayon nagsisisi-sisi ka dyan. So, yan guys, yung matutunan natin yung sa bandang huli ang pagsisisi. Kasi bago magsalita, mag-isip-isip muna. Ano ba yung pumasok sa utak mo? Na virus na ba yan? Bakit sasabihin mo na magbibigay ka ng pabuya na milyones para na mapatay si President Duterte? Minsan talaga sa buhay talaga, no? Mayroong mga ganyan. So, siguro itong teacher na to gustong sumikat. Kaya na, yun, nag-viral siya ngayon. Wow, congratulations, nag-viral ka. Pero yung sinabi mong magbigay kang pabuya para patayin yung presidente, parang mabigat yun. Hindi dapat sinasabi ng isang guru dahil ikaw ang pinafollow ng mga estudyante. So dapat hindi ka naging guru eh. Dapat ikaw ay naging isang killer. Ayaw ko magalit. Pero hindi dapat yan sinasabi. Lalo na presidente yan, ay igalang natin yung presidente natin kasi siya yung ama ng bayan. Nakakalungkot yung mga mayroong mga ganyang issue sa buhay na o ngayon, ano na lang gagawin ito? Kasi nag-viral ka na, umiiyak-iyak ka na ngayon. Sorry, sorry. Sa huli ng pagsisisi, hindi mo na ma... Hindi mo na ngayon ma... Kumbaga, hindi mo na mabago. Nagkalat na eh. Kumbaga, parang virus. Nagkalat na. Kailangan ma-cure. So, mayroong isang kwento na yung isang mama, nagkalat siya ng chismis. Ngayon, itong chismis ay kinalat na sa buong barangay nila. So, ngayon, naghingi siya ng sorry sa pinag-chismis niyang tao. So, ngayon, ang ginawa ng tao sa kanya, sabi niya, isa-isahin niyang damputin yung mga kinalat niyang chismis. So, yun, guys. Lesson din to sa mga chismosa, ano, na dapat pag walang masabi na maganda sa kapwa, sarado na lang yung mga bibig nyo. At saka huwag magsigibantay sa buhay ng kapwa nyo. Bantayan nyo yung sarili nyo. Kasi I'm sure you're not perfect din eh. Kumbaga, tinuturo mo yung isang daliri lang sa kapwa mo. Pero ang tumuturo sa'yo, bumabalik sa'yo ay apat. Sabi mong ganun, no? Sabi mong ganun, no? Pero yung tumuturo pala sa'yo ay apat. Kaya sa mga chismosa dyan, sa mahilig magsalita, nang tapos, magbago-bago na kayo,
bago kayo magsisi. So yun lang guys, nakakalungkot na lungkot ako eh, kaya ganyan na lang yung salita ko. So ikaw, go teacher, teacher, huwag ka nang maging teacher pag gano'n ang ugali mo, ha? Nakakahiya ka sa mga bata. Pag ikaw yung naging teacher ng anak ko, iwan ko lang, pauwiin ko na yung anak ko, hindi ko papasukin, di bali na naman 75 dyan sa ano mo, sa sa'yo. Basta ayaw kita maging teacher ng mga anak ko pag ganyan ang ugali mo. So good luck na lang sa'yo. Tatay Digong, stay strong. We love you and we support you. God bless you. And we always pray for you. So yun guys. Paki-help naman ako. Subscribe yung aking YouTube channel dyan. God bless you all. I love you all. At sana may natutunan kayong mga lesson ulit dito sa mama na ito. I love you all. Bye-bye.